Hey guys, welcome back to my channel. Okay guys, so sa vlog ko na to, magtuturo ako sa inyo kung paano magsarili. Okay? Yes po, magsasarili po tayo. Okay, magsasarili po tayo ng kulay sa buhok natin. Okay, so ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagkukulay sa mga sarili nyong buhok. Okay, so bago yun, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin ko. Ito yung gagamitin ko sa pangkulay. This one. Okay, so guys, hindi ko na ipapakita yung brand kasi hindi naman sponsor. Wow! May mga pagganon-ganon na ako ngayon. Okay, so ito yung ano, ito yung gagamitin ko pang kulay. So ang kulay nito is dark golden copper blonde. So ang magiging result dito sa buhok ko is na nandun lang din siya sa level na may pagka-brown, pero pagka naaarawan is medyo may nag-golden blonde siya ng konti. So yun yung babagay sa skin tone ko. Okay, so ito yung unang gagamitin natin. Okay. Tapos, meron ako dito ang gloves. Here, kailangan natin ng gloves kasi bawal natin kamayin bare hand yung mga gamot. Okay, so meron tayong mixing bowl at saka color brush. Okay, and then next is meron tayong suklay. So malalaman nyo ito mamaya kung saan ko gagamitin tong suklay na to. Okay, and then siyempre, pagka magkukulay ka, hindi pwedeng walang treatment kasi magdadry yung buhok mo dahil sa mga gamot, sa mga chemical na gagamitin natin. So, meron ako ditong keratin blowout. There. Keratin blowout. Okay, so yan yung treatment ko. Okay, so ito yung hawak ko na brand. Okay, so ang effect naman nito sa buhok is lalambot yung buhok niyo, magiging shiny at saka babagsak siya. Okay, so sa mga buhagag yung buhok dyan, maganda gamitin to pagka buhagag yung buhok niyo para mas manageable yung buhok niyo. Okay, and then next is meron ako razor or clipper. Okay, sa gunting. O baka naman nagtataka kayo kung saan, bakit may ganun, magkukulay lang naman. Magugupit muna ako ng buhok ko kasi medyo may kalat na. Kung mapapansin nyo, ayan. Yes, magsasarili din po ako ng pagugupit ngayon. Pero trim lang naman, guys. So, okay lang yun. Palagi ko naman ginagawa yun sa, ano, sa sarili ko. Ginugupitan ko yung sarili ko, lalo na dito sa mga taas. Pero dito sa pagugupit ko, guys, hindi ko na masyado ipapakita sa inyo. Okay, so siguro papakita ko man, pero konti lang kasi mahirap kasi magupit habang nakaharap sa camera. So, kailangan ko humarap mismo sa salamin na maliwanag. Okay? So, simulan natin to. Ay, guys! Wait lang pala. Meron pa pala ako nakalimutan. May isa pa pala. Blower. Okay? Blow dry. Okay? So, may blow dry din tayo para pang patuyo ng buhok. Pero kung wala kayong blow dry, gawin nyo na lang to. Ito. Ayan guys, so may idadagdag din pala ako sa inyo. Baka kasi nagtataka kayo kung saan ko pinagkukuha yung idea ko na ito ng pagkukulay. Dati po akong hairstylist, okay? So, makakasiguro po kayo na tama yung mga ituturo ko sa inyo yung mga pagkukulay ng buhok, okay? Ayan guys, so umpisa na natin yung pagugupit ko. Medyo trim lang yung mga gilid-gilid. I-trim ko lang, tapos dito sa may top at saka dito sa may bangs. Okay, so umpisahan na natin to para makapag-start na tayo sa pagkukulay, okay?
Ayan guys, so tapos na ako magupit sa sarili ko. Hindi ko na pinakita lahat kasi medyo mahirap nga siyang magupit kung nakatingin ka sa camera. Sisimulan na natin ngayon yung pag-apply ng pangkulay sa buhok. Pero guys, may idadagdag pala ako sa nakalimutan kong kasama sa mga gagamitin ko. Yung isa sa pinaka-importante, okay, yung oxidant. Okay? Yung oxidant na ito is 9%. Okay, so ito yung ipanghahalo natin sa coloring cream natin. Ito yung coloring cream natin. Okay, so ito yung oxidant. So ito yung paghahaluin natin. Okay, para mag-develop yung gamot natin. Okay, so umpisa na natin to. So simulan natin siya sa pag-mix. Una, ilagay ang color cream o colorant sa mixing bowl. Pagkatapos, isunod ang oxidizer na 9%. At haluin itong mabuti. And guys, so mag-i-start na tayo ngayon, okay? So una natin gagawin, ang a-applyan ko muna is yung dito sa may tuktok banda. And then guys, siguraduhin nyo pala na hindi lalapat sa anit nyo, ha. So kailangan magtira kayo ng 1 inch or 1/2 inch na hindi malagyan yung malapit sa may anit nyo. Kasi lalagyan natin yan siya sa pangalawang apply natin. So ngayon, yung dito lang muna sa may part ng dito sa may taas. Okay, so basta mag-iwan kayo ng mga 1/2 inch or 1 inch, okay? Pero para sigurado na hindi talaga malagyan yung sa may anit nyo, mga 1 inch na, okay? So, sisimulan ko na to para makita nyo. Okay, so yung ginagawa ko na to guys, is parang ano lang muna, sa taas-taas lang muna. Kasi nagsasarili nga tayo, so kailangan dahan-dahan natin siyang gawin. Okay? And then, ito yung pinakagamit ng suklay para sa akin. Kasi nga, tayo lang yung nag-apply sa sarili natin. So, kailangan may suklay tayo kasi hahawiin natin siya papuntang likod. Ayan. Kailangan suklayin natin yung mga nalagyan natin ng gamot papuntang likod. Okay? And then, ulitan nyo ulit yung dun sa dito. Sa, ano, pag nasuklay nyo na siya papuntang likod, ulitan niya ulit siya ng lagyan ng gamot. Ayan. So, basta iwasan niyo lang na malapat sa anit niyo kasi sa pangalawang apply natin yan lalagyan. Okay. So, ayan. Kuha ulit ako ng another section. Okay. Tapos, guys, control lang sa pag-ano, ha? Control lang sa paglagay ng gamot. Huwag agad marami. Okay, so dahan-dahan lang para hindi malagyan yung anit. Okay, so bibilisan ko na to, ha, kasi meron siyang oras. So manood na lang muna kayo dyan, okay? And guys, so siguraduhin nyo din pala na malalagyan nyo talaga yung lahat ng buhok nyo ng gamot. Kasi pagka hindi nalagyan yung buhok nyo ng lahat ng gamot, nako, magpapatsi-patsi yung kulay nyo. At saka ihanda nyo na yung mata nyo kasi nakakaduling talaga itong ginagawa natin na ito. Itong pagsasarili natin na ito. Medyo nakakaduling siya. Okay guys, so tapos na ako dito sa may taas. So ang susunod natin gagawin is dito naman sa may side. Okay? Okay, sa may side. So medyo maiksi yung
buhok ko dito sa may side kasi ka-trim ko nga lang. So, sobrang ingat dapat na hindi malapat sa anit. Kasi pag once na nalapat sa anit yan, eh hindi papantay yung kulay nyo. Okay? So, unahin nyo muna yung mahahaba. Unahin muna yung mahahaba na part bago yung pinakamaiksi na part. And guys, reminders lang pala ha, bago tayo magkulay, kailangan nag-shampoo tayo ng buhok ha. Kailangan yung buhok natin walang conditioner. Kasi pag once na may conditioner yung buhok nyo, na in-applyan nyo ng gamot, hindi masyadong kukulay yung gamot. So, kailangan shampoo and then patuyuin nyo ng 100% dry yung hair nyo. Okay, so unahin ko pa muna lahat ng mahaba. So, pagdating sa likod naman pala, okay ito. Pagdating sa likod, kasi nga, hindi natin makikita yung likod, ang gagawin nating technique, ilalagay natin sa suklay mismo yung gamot. So, ganito. Okay, so ilalagay nyo siya sa suklay. Kasi yung suklay ang magiging brush natin sa likod. Okay? And then, huwag nyong ididikit yung suklay sa anit nyo. Basta puro pahapyaw lang dapat. Okay? Puro pahapyaw lang dapat ang gawin nyo. Kung mapapansin nyo pala guys, hindi pa ako naglalagay ng gloves. So mamaya ako gagamitin yung gloves. Okay? So tingnan nyo na lang, abangan nyo na lang kung anong gamit ng gloves para sa akin. So ayan, parang pinupulido ko na lang na malagyan ko lahat na mahaba muna. Okay? So supply-supplyin nyo lang yung sa may likod. Ulit-ulitan nyo guys ha. Huwag yung parang isang daanan lang. Ulit-ulitan nyo. Pero isiguraduhin nyo na hindi malalagyan yung, hindi dumikit sa anit nyo yung gamot muna. Kasi iba yung paglagay sa anit, yung ididikit na sa anit at saka dito. Bali, first steps pa lang to sa pagkukulay. Kasi mayroon tayong pangalawa pa. Medyo mahirap lang kasi medyo madilim. Pero sige, kaya natin to. Ayan. So, oh my god. Natumba yung salamin ko. Ayan. Ayan. Okay, so dito na tayo sa maiikse. Okay. Medyo mas mahirap tong mga maiikse na to. Pahapyaw lang talaga guys. Kailangan iwasan nyo na malagyan yung anit nyo muna, okay? Huwag nyo idikit sa anit. Paulit-ulit kong sinasabi para baka kasi umilaw yung mga anit nyo. Ibig sabihin nun, mas lighter yung sa may anit kaysa sa, sa dulo. Okay, so pahapyaw lang lahat dapat. Okay guys, so tapusin ko muna to and then babalikan ko kayo, okay? So, medyo patapos na ako. Medyo pinupulido na lang na sinisigurado ko na malagyan ko lahat. Okay, so ito pa rin yung unang steps na step natin sa pagkukulay. And so, nakasuot na ako pala ako ng gloves. Kaya pala kanina, hindi ako nagsuot ng gloves para makapako yung likod. Okay, so, kailangan naka-bare hand para makapako siya kung nalagyan ko yung mga lahat ng likod. Kasi baka magbuo akong Dalmatian pagka nag-gloves na ako. So, ngayon, ang gamit naman ng gloves, okay, so ito na yung gamit ng gloves ngayon. So, ang gagawin ko sa gloves, kailangan nating mag-gloves sa part na to kasi i-aano natin siya. Para imumulsify natin yung buhok natin. Ayan. So, kailangan ganun-ganun ninyo siya, guys.
para lahat ng part is may gamot. Okay? Yan. Pero kailangan magaan lang dapat ang kamay para hindi pa rin lumapat sa anit natin. So kailangan magaan yung kamay. Okay? So parang igaganon ganito, para ganito guys, oh. Yan. Yan buhok niya, 'di ba? Nakikita niyo? Sana nakikita niyo. Yeah. Parang ganun din, ganun din lang lahat ng part. Para sigurado na lahat ng texture ng buhok nyo or lahat ng hibla ng buhok nyo may gamot. Okay? Para sigurado tayo na maganda yung kakalabasan ng kulay natin. Ayan. So, sa mga side, kailangan yan. Ganun-ganun ninyo din. Okay? So, kailangan magaan ang kamay para hindi lumapat sa anit. Kung lumapat man, at least huwag masyadong masyadong marami yung gamot na lumapat sa anit. Okay? So tapos na tayo dito. So ibababad natin siya ng 15 minutes, okay? After nyong lagyan lahat ng buhok nyo, ibabad nyo siya ng 15 minutes. So kailangan nyo mag-oras. 3 minutes bago matapos ang 15 minutes, timplahin nyo na yung natitirang gamot para sa second application. And guys, so sa pangalawang application na tayo. So sa application na to, pwede, ang a-applyan natin is yung sa may roots naman, okay? Dito sa may scalp natin. Iyan naman yung a-applyan natin. Okay? So simulan na natin to. Okay lang guys, kahit mag-stain yung mga hairline nyo. Ang hairline kasi ito. Okay lang yan kasi matatanggal din yan mamaya. Ituturo ko rin sa inyo kung paano tatanggalin yan, okay? So makikita nyo sa pag-a-apply ko, talagang dun ko talaga nilalagay yung gamot sa my roots. Okay? Dun sa my anit mismo. So, iisa-isahin natin yan. Isa-isahin natin, okay? Para kayo naghahati, every section dapat. So, kailangan malagyan. Dito din, importante din na malagyan itong mga hairline. Dito, hairline. Yan. Yan, hairline yan. So, kailangan lagyan nyo yan. Okay? Alam ko, marami pa kayo mga tanong. Mamaya ko sasagutin yan. So, nood lang kayo dyan. At mamaya ko i-explain. Kasi ito naman, ibababad natin. Mas matagal yung babaran dito. Yan, hindi na lapat ko na talaga sa anit ko. Yan, iniisa-isa ko siya. And then guys, pagka naglagay kayo sa likod, kung mapapansin nyo, pataas yung lagay ko, pataas. Okay? Pataas dapat. Para talagang nalagyan yung pinaka-anit. Okay? Bango. Bango ng niluluto ko. Nagluluto ako ng adobo. Ayun. Abang nagbablog, luto-luto. Kasi nagugutom na ako. So, pinagpapawisan na rin ako. Okay, so parang nalagyan ko na naman siya lahat. So, okay, so busugin nyo siya ng gamot guys ha. Kung ano yung natimpla nyo, ubusin nyo. Para sigurado kayo na lahat ng buhok nyo may gamot talaga. Ayan. So, after nating lagyan lahat ng part ng buhok natin, is kailangan natin siyang ganitohin. Ayan. Parang minamassage yung scalp nyo. Okay?
So, ang purpose naman yan, para kung meron man kayong mga part na hindi nalagyan, is maikakalat natin gamit ang kamay. Okay? So, parang minamassage niyo yung buong ulo niyo. Ayan. Massage niyo. Okay? Ayan. So, may mga stain-stain na tayo. Okay lang yan. Matatanggal natin yan mamaya pagka nag-wash. Okay, so yan. Massage lang ng massage. Okay, so dito naman sa ano na to, dito naman sa application na to, ibababad natin siya ng 35 minutes. Okay? So 35 minutes yung babad natin. So orasan nyo na agad after nyo siyang emulsify. Orasan nyo na agad siya. Ayan, so 35 minutes kailangan maibabad natin siya sa buhok natin. Okay? Ayan guys, so i-explain ko sa inyo yung mixture ng ginamit nating mga gamot kanina. Okay, so first, dito muna tayo sa coloring cream. Okay, so ang ginamit ko dito is half lang muna, half tube. So ito yung tube, tube ang tawag dito. So half lang muna yung ginamit ko. So ang mangyayari kasi niyan is kailangan mas marami ang oxidizer. Okay, so tandaan nyo to, mas marami dapat to. Ito yung oxidizer. Ito yung coloring cream. Okay, so one half lang yung nilagay ko dito. Okay, so ang para mas mapabilis, hindi kayo malito, is maglagay din muna kayo ng one half equal dito sa nilagay natin sa coloring cream, okay? So equal dapat muna sila. And then, dahil nga mas marami dapat to, eh magdagdag kayo ng 1/4 pa. Okay, so ano bang 1/4 dito sa coloring cream? So kung ito, 100 ml, so 50 ml yung nilagay natin dito, okay? And then dito, maglalagay tayo ng 50 ml. So, pero, kailangan nyo magdagdag ng 25 ml pa dito. Okay, so magiging 75 ml to. Tapos ito, 50 ml lang. So, yun yung ratio niya. So, kailangan magaling tayo sa math para hindi tayo malito. Okay, so, ayun nga. 50 ml dito 75 ml. So, ginanun ko lang, kung may sukatan kayo, much better. Pero kung wala, tansyahan, okay lang. Pero kung maparami nyo man yung lagay dito, walang problema. Pero mas magiging lighter yung color na kakalabasan ng color na in-apply natin sa buhok natin. Okay? Pero kung gusto nyo makuha talaga yung pinakakulay na, kung ano yung kulay na binili nyo, eh kailangan sakto sa timpla. 50 ml dito, 75 ml naman sa oxidizer. Okay? So next guys, baka nagtatanong ko, saan kami makakabili ng pangkulay na yan? So makakabili kayo, may mabibilihan naman kayo sa mga HBC, although hindi sa HBC itong mga binili kong gamot, pero sa HBC guys, may nakikita ko sa HBC na mga nagtitinda din ng mga pangkulay. So pwede kayong bumili doon. So basta tandaan nyo lang, ang bibilihin yung oxidizer, itong oxidizer na to is 9%. Okay, 9% dapat. Okay, so kung may mga tanong pa kayo guys, kung may mga hindi pa ako na sagot sa mga tanong nyo, eh kailangan mag-comment na lang kayo sa comment section. Okay, so dun ko sasagutin yung ibang tanong nyo. Okay, so ibababad ko muna to, and then after nun, magti-treatment ako, and then ipapakita ko sa inyo yung result, kung ano naging resulta, okay? So, stay put pa rin kayo para makita nyo yung result ng pagsasarili natin, okay? Okay guys, so magbabalaw na tayo ngayon, pero bago natin ibuhos yung tubig sa ulo natin, ito muna yung gagawin natin. Imumulsify ulit natin yung mga hairline natin. Bakit natin imumulsify yung hairline natin? Para matanggal yung stain. So, para patanggal natin yun, so basahin nyo muna yung kamay nyo ng tubig, okay? So, magbasa muna kayo ng tubig, and then, i-massage nyo ulit yung mga hairline. Ayan. So, massage yung hairline. Lahat ng hairline, i-massage nyo. Okay? Yeah, paikot. Guys, paikot. Massage nyo yan para matanggal yung stain. Para mukhang wala kayong pekna dyan. Ayan. Massage nyo lang na i-massage. Kasi ang makakatanggal sa color is yung color din.
Okay, so kailangan nyo lang siyang basain. Ayan. Medyo natatanggal na siya. Ayan, okay lang yan. And then guys, i-shampoo nyo siya after, okay? So, massage nyo na siya buong ulo nyo. Isa nyo na yung ulo nyo. Basta basain nyo lang ng basain yung kamay nyo. Ayan. So, emulsify ulit. Okay? Emulsify nyo lang. Ayan, idamay nyo na yung pinaka-scalp nyo. After sa mga hairline, unahin nyo muna yung hairline. So, bago yung scalp. Ayan. Massage lang. Ayan, medyo nagaan na siya. Okay, so after mag-massage, ma-massage nyo na lahat. Kung na-massage nyo na lahat, so pwede nyo siya buhusan ng tubig. Okay? So buhus tayo ng tubig. Shampoo guys, shampoo. Kung wala kayong treatment, okay, pwedeng conditioner yung ilagay nyo. After ng shampoo, mag-conditioner kayo. Or pwede naman kayo maligo na lang agad. Pero ngayon, hindi mo na maligo. Papakita ko na sa inyo. Okay? Ayan. Ayan guys, so, mamaya na lang ulit. At mukha na akong tanong dito. Ay, so mamaya na lang ulit. Wala na ako. Ayan. So, balikan ko kayo mamaya, okay? Ayan guys, so ito na nga yung naging resulta ng ating pagsasarili, okay? So, ito na yung result ng color natin. Hindi lang siya masyadong kita kasi medyo madilim yung ilaw ko sa taas. Okay? So, pero sige, anuhin natin sa ilaw. Anuhin natin ang ilaw. Ayan. Ayan siya guys. Okay. Ayan. Ayan. So far, naipantay naman natin siya. Gusto ko yung naging result ng color natin. Yan, no? Mas kita siya pagka paliwanag. Okay, so ito lang din yung kadalasan na kinukulay ng mga K-pop. Mga K-pop yung mga, ano, yung nasa mga Korean novela. So yan, so pagka naarawan siya, mas halata siya. So ayoko kasi ng masyadong loud yung color. Lalo na pag nasa indoor. Kasi OA na. Pero bagay naman sa akin yung color na to. So ayun, sana may natutunan kayo sa DIY natin na to. Okay, sa uulitin. And guys, don't forget to like and subscribe to my channel. And please click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pa na vlog. Okay, so see you guys. Bye-bye.